Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. And Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Yan. Maraming salamat at tayo po ngayon ay live na live mo ulit sa ating ETUlay online tutorial para sa ating Science 10 Quarter 3, Week number 6. Okay. So tayo po ay nasa bandang gitna na at papunta na po sa pinaka last part na rin ng ating Quarter 3 ng ating Science 10. At ang ating pag-uusapan today, this week, ay tungkol sa biodiversity and evolution. So now, marami po tayo ulit mga loyal viewers, Science 10 learners, Science 10 parents, and even teachers and enthusiasts. So yung gusto pong matutunan ang tungkol sa agham, particular sa Science 10, narito po ang ating ETUlay online tutorial platform. Maraming salamat sa panonood. Mark Anthony Tordillo, good afternoon. Thomas Jeremy Casimiro. Jeris Murillo Limbo, watching from grade 10 LGL, Lusakan National High School. Mark Anthony Tordillo, Mark Edward, magandang araw po, Teacher Rainier from SDO, Mabalacat City, Pampanga. Jenny Rose Canumay, good afternoon sir, from 10 Baltasar, MLQHS, Arajade Quemado. Ganon din po, masayang panonood sa ating Science 10 Quarter 3 Week number 6. Ako po muli ang inyong tutor Rainier para sa ating Science 10. Tayo po ay live na live sa DepEd Edtech Unit, DepEd tayo Facebook pages. Pagdating naman sa YouTube channels ng DepEd Edtech Unit at DepEd TV, tayo po ay live na live din mapapanood tuwing Monday ng hapon 3 hanggang 3:40 PM. Tutor Rainier, at your service. At ito naman po ang aming mga science thinkers, mga kapwa ko, teachers agham mula Science 3 hanggang Senior High School. And ALS, kasama na rin po sila. Maraming salamat sa third quarter module 6, Science 10. At ako po ay nagpapasalamat sa SDO Caloocan,
para sa ating self-learning module na ginagamit po natin ngayon sa ating week number 6. Shout out po kay Ma'am Lisbeth M. Ledesma, ang ating self-learning module writer para sa module 6 or week 6. Okay, so tayo po ay tutungo na sa ating most essential learning competencies. Ano ba ang kailangan natin ma-achieve for this week? Explain the occurrence of evolution with code S10LT-3G-4T. At ito naman po ang ating mga learning goals para sa session na ito. Explain the occurrence of evolution according to the Lamarck's ideas. Explain the occurrence of evolution according to Darwin's ideas. And compare and contrast the occurrence of evolution by that of Lamarck's and Darwin's. Okay. So tayo po ay magpipretest muna po. Ayan, Karyoka po at Suman sa ating nasa labas na masaya rin po at masipag na naglalako ng ating merienda. So kasi merienda time na ngayong hapon. So habang tayo po ay nagme-merienda, samahan niyo po ako na aralin po ang Science 10 natin, quarter 3, week number 6. Okay, read the questions carefully on your SLM. Write the letter of the correct answer on the space provided before the number. So I will be flashing the questionnaire one by one, and then hinihingi ko po ang inyong participation for your responses sa inyong sa ating pong comment section. So question number one, which of the following is true of primate vision? So A, in most primates, the eyes are at the front of the head. B, cone cells are active in dim light, but the image is blurry and gray. C, binocular vision hinders primates' ability to accurately judge the distance and position of things. D, none of this. Okay, so kindly type your answer by typing the number first and then the correct letter of your answer. So habang tayo po'y naghihintay, good afternoon watching from Ramon National High School, Arben Manuel. Maraming salamat. Rosemary Farinas is watching with Nelson Dentor. A. Farinas. Yan. Ira May Navarro, good afternoon po, watching from Ramon National High School. Pauline Buendia, 10 Bronze, good afternoon, watching from Ramon National High School. Yan. Maraming salamat sa panonood, lalo na sa mga grade 10 learners ng school na Ramon National High School. Katrina Gepila, 10 Felipe. Okay. So, the answer for pretest number one is letter A. Most of primates, the eyes are at the front of the head. So this is true on the primate vision. So we're talking about the vision of primates for this pretest number one. Okay, question number two. Which of the following exists today? Is it A, Homo erectus? B, Australopithecus robustus? C, Homo sapiens? And letter D, Australopithecus afarensis. So ano po dito ang mga nag-exist based dun sa binasa ko pong mga scientific names? Which of the following exists today? So type nyo po number 2 and the letter of your correct answer. Good afternoon po watching from San Francisco Integrated National High School, Victoria District, SDO, Laguna, from Judery Perez Pedregal. Okay, good afternoon po, 10 Silver from Ramon National High School, Crisha May Lopez. Maraming salamat sa panonood. Good afternoon from Riza May Nildo. Ayan, may mga sagot na. Si Arben Manuel, tama po ang sagot ni Arben. Daniel Fadera, tama din. Correct. Ira May Navarro, correct. Tama din. Arlene Chavez, correct. Tenten Marantan, correct. Leyalin Hachero, correct. Jonami Rosete, also correct. Nelsie Acero Pascual, Crisel Ann Pascua, Katrina Gepila, Charmaine Didase, Red Daitan. Tama po ang kanina sagot. It's letter C, Homo sapiens. So that's the among the options na nag-exist today. Kasi po yung letter A, B, and D ay hindi na po talaga nag-exist as of today. Question number 3. One of the characteristics that distinguishes primates from other mammals include blank. A, expanded forebrain.
B, nails instead of claws. C, opposable, thumb. D, all of these. Which of the following characteristics ang nagde-distinguish sa primate from other mammals? Include the blank. Yan po. Good afternoon po. Watching from SFINHS student, Mikaela Bustamante Soriano. Maraming salamat sa panonood. Good afternoon, Leyaline Hachero, grade 10, Nickel from Ramon National High School. Mikaela Nepomuceno, Lay Chanel A. Cabonitalia. Maraming salamat sa panonood. At let's reveal the answer for pretest number 3. The answer is D, all of these. Okay? Next, question number 4. Primates are well adapted for living blank. So, saan usually ang habitat ng mga primates? Is it A, on trees? B, in ocean? C, in the Arctic? D, in the desert? So, saan natin usually nakikita po yung mga monkeys, chimpanzees, gorillas? Yan po, mga primates. Saan sila usually well adapted? So, number 4 na tayo. At yung mga sagot po sa number 3, yan po, ay nandito na po sa ating comment section. So, where do we usually see primates? Okay. Good afternoon po, San Francisco Integrated National High School from Victoria District, Elisha Faith Palier. Okay. So, correct po ang mga students natin sa grade 10. Very good. Arben Manuel, Ethan Miguel Orguelles, Ira May Navarro, Charmaine Didase, Katrina Gepila, Daniel Fadera, Krisha May Lopez, Jonah May Rosete, Danica Dulay, Princess Nicole Abundo. Lahat po na sagot nila is letter A, on trees. Primates are well adapted for living on trees. Let's have the last pretest question, number 5. Blank is responsible for the powerful and precise grip of human. A, flat nails. B, sensible pads on the underside of the fingers. C, opposable thumbs. D, 5 digits. Ano po ang usually na nagiging nagiging daan para mas marami tayong nagigrip o nahahawakan? Even more powerful pa na lahat ng bagay na nahahawakan natin. Among letters A to D, ano dito ang responsible for powerful and precise grip of human? So the answer in number 5 is letter C, opposable thumb. Ito po yan, no? Opposable thumb. So left thumb and the right thumb. Okay. Next. Let's go to the next side of the SLM natin, yung looking back. After kasi ng pretest, so kapag nag-browse na tayo ng ating quarter 3, week 6, yung susunod na phase naman ito ay yung looking back. Parang simple recall. Arrange the jumbled letters in the parentheses to complete the sentence. So maganda dito ay merong jumbled letters. All we need to do, science and learners, is to rejumble those letters and to reveal the correct spelling of the word. So let me read number 1. There are many different theories which explain how different life form exist. Number 1, the letters ELVOTION. So meron ng konting clue. This is the process by which different kinds of living organisms are thought to have developed and diversified from earliest forms during the history of Earth. Ayan, may mga sagot na po. Ira May Navarro, correct. Jonah May Rosete, correct. Arben Manuel, very good. Kindly write o type po yung number para hindi po magulo. Ayan. Crizel and Pascual. Ayan po. Daniel Federa. Sherwin Velus Abulencia. Evolution po, Tutor Rainier. Wow, thank you, sir. Tutor Shaw, very good. Magaling to sa agham eh. Ayan. So, Eliza Rasalan, 1, evolution. And then, the rest of our web, ETUlay attendees today, most of them answered evolution. EVOLUTION. This is the process in which different kinds of living organisms are thought to have developed and diversified from earliest forms
during the history of the Earth. Okay na? So let's move to question or statement number two. In mid-18th century, most of the people believe in blank. Ayan, tingnan natin tong number two. C-T-I-N-O-A-E-R-I-S-M, that all forms of life were created in its present form and they remain unchanged since the beginning. Yan, tingnan natin. So, ito po yung isa sa ating ano po, theory of existing natin na maaari nating dinidiscuss po sa agham. So, yan po. Good afternoon po. Watching from Lalo National High School, Maine. Ayan. So, bigyan ko kayo ng clue sa number 2. Start from, ito po, meron pa po dito. Ayan, sige po. Yung mga sumasagot pa po kanina. Okay. So, ito, sa number 2, nagsisimula sa letter C. C. Okay. Ayan, C-T-I-N-O-A-E-R-I-S-M. Okay. Siguro, hindi pa nila nakukuha. Okay, so let's move na. So number 2, the answer is, kasi medyo may delay no, sa ating ano, sa StreamYard, medyo may delay ng ilang segundo. Okay, creationism. This is a belief that all forms of life were created in its present form and they remain unchanged since the beginning. Ayan. Ayun, yung iba po may sagot ng creationism, siguro na-late lang akong binasa o pagbabasa. Judy Perez Pedregal, Sherwin Velez Abulencia, Shooter Shaw, correct. Crisia May Lopez, Crisel Ann Pascua, Daniel Federa, Katrina Gepila, Trisha Jane, creationism. Bagal daw mag-send. Okay lang yan. At least natututo tayo at naiintindihan natin yung ating lesson. Okay, let's move to question or statement 3. Do you know that even the famous Carl von Linnaeus, the father of blank, believe in the fixity of species or fixity of species? Ito po yung word, T-O-A-N-M-O-X-Y. Ito, medyo given na to. Si Carlos von Linnaeus, bisan binabasa rin natin siya sa ibang mga textbook na Carolus von Linnaeus, siya ang father of blank. It's starts sa letter T. Correct. Si Shane Belen. Correct. Siya yung unang nakasagot ng tama. Yan. So, letter T ang ating inahantay na correct term. Christian May Lopez, correct. Tutor Shaw, 3 points na siya. Okay. Next, Red Daitan, correct. Jewel Endozo, correct. Tenten Marantan, correct. Jonah May Rosete. Ayan. Pakiano lang, baka nagkamali lang ng pagka-type. The answer is taxonomy. So taxonomy is a branch of science that deals with the systematic naming of organisms po by using binomial nomenclature. So, siyempre gumagamit po ng dalawang names po yan. Okay, next. Last two. Question 4 or statement 4. In the 18th century, George Cuvier, a vertebrate zoologist and paleontologist, proposed that the theory of blank, that one day he had observed that a particular region showed a succession of life forms in the soil layers. So ito naman po ay paniniwala po ng isang pamosong zoologist and paleontologist na si George Cuvier na ito po ang kanyang theory. Theory of blank. It starts from letter C. Okay? Ayan, so move na tayo para hindi tayo maubusan ng time. So this is catastrophism. Okay? Catastrophism. And last question, yung mahaba. In contrast to catastrophism, James Hutton and Charles Liel believe that the natural forces now changing the shape of the Earth's surface have been operating in the past much the same way. This idea is known as blank. Large geological changes occurred not in catastrophic events but in the gradual accumulation of small geological changes over a long period of time. So the answer is uniformitarianism. Okay? Uniformitarianism. Yan po yung kanyang large geological changes na kung saan medyo talagang
contrast ito sa catastrophism. Okay, so let's proceed to the next. Ito na po tayo sa ating lesson proper. We are going to discuss one of the famous biologists, Jean-Baptiste Lamarck. He is a French naturalist. Jean-Baptiste de Lamarck from 1744 to 1829 made this significant observation. So siya po ang kauna-unang nag-observe ng fossils and existing organisms. He saw pieces of evidence that organisms had changed through time. So sa paniniwala niya na ang mga organisms na ito na kanyang na-obserbahan noong time niya na nagbabago through time. At the same time, nagkaroon po siya ng tinatawag natin na Lamarck's theory on evolution. So nagkaroon po ng konsepto ng Lamarckism na tinatawag. Lamarckism theory of evolution. In 1809, Lamarck proposed that the organisms evolve in response to the environment. According to him, to evolve means to change from one form to another. And Lamarck was the first biologist to suggest that organisms undergo evolution. One of the classic examples of Lamarck's suggestion ay lagi niya pong binibigay ng diin ang mga giraffe. Bakit giraffe? Sa dami ng mga animals or organisms sa planeta natin. Now, sabi po kasi niya that the observations were based on two basic facts. Una-una, the fossil records showed that organisms in the past were different from those living today. So may mga na hukay po na fossils at meron tong fossil records na talagang pag binangga natin sa past at sa present na ngayon, iba talaga yung kanilang structure. So naniniwala si Lamarck na iba ang structure ng mga organisms dati compared ngayon. At ikalawang basic fact on his observation is these organisms are well adapted to their environment. Kaya ayan, isang classic example po ulit. So yung isang giraffe, hindi niya naabot yung leaves since sila po ay herbivores. So ito namang isa na medyo mas malaki at mas mahaba yung neck, nakakakain po siya ng kanyang pagkain. So this theory on evolution, kaya siya nagkaroon ng tatlo. Three theories of evolution. Ayan, so tingnan natin, okay, nandito pa po yung ating mga science and learners at yung mga friends natin sa Facebook at sa YouTube. Una-una, the theory of needs. Very self-explanatory naman ito eh. According to Lamarck, he believed that organisms change because they need to. Parang sa tao din, no? So kapag tayo po ay may pangangailangan, so kailan baguhin natin yung sarili natin. Especially on organisms like this. So itong bird na to, ginagamit niya ang kanyang wings to fly para po makapag-navigate from one place to another. Siguro gusto niyang makakuha ng food o makakuha ng safe na shelter at kung ano pa ang kailangan niya. Kaya this is theory of needs that Lamarck believed that ang lahat ng organisms ay nagbabago based sa kanyang pangangailangan. So this is theory of needs. Another example po ay ito, si sinasabi nating jungle of the forest. So ginagamit niya ang kanyang retractile claws at ang kanyang napaka-sharp na fangs para ma-tear at mag-grind niya ang mga laman or flesh since ito po ay carnivorous. Another example of theory of needs, ginagamit niya yung long trunks ng elephant para makuha niya po yung kanyang pagkain. Usually, ito po ay herbivore din. So, kinakain naman niya ay mga grasses dyan po sa lupa. And then, usually, kumakain din po siya ng mga parts ng trees o kaya fruits. Kaya inaabot niya po using yung kanyang long trunks. Yan, theory of needs according to Lamarck. Watching from Ramon National High School, 10 Bronze, Eliza Rasalan. Still watching from Ramon National High School, Leyalin Hachero. From 10 Felipe, Kazu Pareñas from MLQ High School. Happy watching po. Crisel Ann Pascual from Ramon National High School. Yan. So next, eto naman.
The theory of use and disuse. According to Lamarck, he explained that organisms develop specialized characteristics by the use and disuse of organs. So, kapag ang isang organ ay usual na ginagamit ng organism, ito po ay nade-develop, fully develop. On the contrary, kapag ang organs ay hindi na po nagagamit, unti-unti itong nagdi-disappear. At the long run, nawawala po itong tinatawag na organ na walang gamit. Kaya nga, disuse. So let's have some example pa. Paniniwala ni Lamarck na meron pong maliliit na legs ang snake dati. Ito po, may pinapakita ito na ruminants of legs. So meron ditong portion na parang may maliit na legs or wala talagang legs. So naniniwala si Lamarck na hindi na ginagamit ng snake yung kanyang mga small legs until such time na nag-evolve ito at naging limbless na. Wala na pong limbs or wala ng legs ang mga snake. That's why, no, ang locomotion niya ay talagang nagko-crawl o gumagapang po sa lupa. Another example, itong web o webbed ano po, na foot ng ducks. So, ginagamit po ito, dati kasi sinasabi na wala tong web, no? So, dahil ginagamit niya sa pag, ano po, sa paglangoy, parang siyang nagiging, ano po eh, sagwan ng bangka. So, fully developed na ito at naging web na siya. Kaya ginagamit niya ito sa paglangoy at sa pag-travel, lalo na kapag siya po ay nasa tubig or any bodies of water. So, this is theory of use and disuse. Pinapagaan ko na lang po yung mga samples natin para mas maintindihan natin dito sa ating ETUlay. Okay, next. Another po, ito pa yung retractile claws. Yung kapag hindi ginagamit ni lion or even cats ang kanyang claws, di ba usually hindi ito nakikita, hindi ito visible. Pero kapag nasa threat na siya o kailangan niyang ipagtanggol ang sarili niya o kailangan niyang kumuha ng pagkain, nilalabas niya itong claws niya. Parang kay Wolverine, di ba? Nakatago yan and then eventually lumalabas kapag kailangan niyang gamitin. Another is this one, yung mga cute na flightless bird. So naniniwala si Lamarck dati na hindi masyadong nagagamit ng mga flightless birds ang kanilang wings, kaya ito ay fully naging dysfunctional at hindi na po ito nagamit. Kaya in the long run, hindi na nakakalipad ang mga tinatawag nating mga flightless bird, katulad ng penguin. Okay, next. Another theory, sa pangatlo, the theory of acquired traits. Dito naman sinasabi ni Lamarck na naniniwala siya na ang mga animals na na-develop ang kanilang mga traits because of their adaptation, na-adapt nila yon, na-acquire nila yung traits at naipapasa nila sa kanilang mga anak. So since parents po yung naka-acquire ng traits na yon, may papasa nila yon ang kanilang traits na na-acquire nila sa environment because of adaptation, naipapasa nila sa kanilang offspring o mga anak. So ganito yung parang example niyan. So for Lamarck's giraffe, kasi magkakaroon tayo mamaya ng comparison eh sa giraffe ni Lamarck at yung isa pang scientist later. According to Lamarck, the original short neck ancestor ang mga giraffe. So short neck ang mga ancestor nito. Keeps stretching neck to reach leaves higher up on a tree and then stretch and stretch until such time that the neck becomes progressive and longer. So ito, nagde-develop daw yung kanilang neck until such time na talagang humaba na yung kanilang giraffe. At according to one of his theory, ang ganitong trait ay naipasa from parents to offspring. Kaya ngayon, ikita natin ang mga giraffes ay mahaba po ang kanilang neck. So this is Lamarck's giraffe. Ang tawag po sa pinag-uusapan natin ay Lamarckism, Theory of Evolution. Ito, isang pamosong biologist at naturalist. Sino bang hindi makakilala kay Charles Darwin? At ang pamosong tinatawag natin Galapagos Island. So Charles Darwin is an English naturalist, proposed an entire different mechanism to account for the evolution of species. Diba, lagi natin narinig yung kanyang pangalan. He believed na ang organisms na nag-evolve from common ancestors
They are all related to one another, no matter how different they are. So this is what we call the theory of natural selection. Ito magandang example ito, itong frog na ito. Ayan, marami pa pong nanonood sa MLQ High School. Meron ding nanonood sa ibang school katulad ng Ramon National High School, Arlene Roldan, Ira May Navarro, J.M. Cabonitalia. Meron din kay Maria Vicenta Galvez, Jen Cabanyas Morada. Maraming salamat sa panonood. Now, itong theory of natural selection, Science 10 Learners, hinati niya ito at binigyan niya po ng 6 main considerations or 6 main points. Ito po yung mga points na ito. The species overproduction, competition, variation, adaption, natural selection, and speciation. So pag-aaralan natin, i-discuss po natin, ituturo po ni Tutor Rainier isa-isa itong mga main points na ito. So tayo po ay mag-start sa species overproduction. According to Darwin, organisms tend to over-reproduce. Ito nakita natin na unang picture. Ito po yung mga maliliit na fish. At sila po talaga ay nag-over-reproduce. Kaya ang isang fish kapag nanganak po ito, no, ang daming fingerlings niya. At the same time, ang fern. Ang fern naman ay maraming spores. At ang spores na to ang isa sa, syempre, nagiging way of reproduction niya. Kaya mas madami pong mga ferns na makikita natin kung saan-saan. Usually sa, ito marami pa po ito sa mga provinces. Pero dito sa atin, sa NCR, medyo wala na masyadong ferns. Okay, next. We also have competition. From the word itself, nagko-compete po yung mga organisms for survival. At ito na nga yung tinatawag natin na survival of the fittest. Ayan. So nakita natin sa, ano po natin, sa jungle o sa wild, talagang ang mga hayop po ay kailangang makapag-survive. Kasi kung hindi ka strong, hindi ka fit, ikaw ang magiging ano, lunch o ikaw magiging dinner ng mga ganitong klaseng ano, predator. Katulad din sa tao, no, we struggle also for existence and we also wants to survive. Kaya nga meron tayong tinatawag na survival of the fittest. Nangyayari rin po ito sa humans. At the same time, we also have the variation. Ito, self-explanatory, yung pagkakaiba-iba. There is a great variability within populations or organisms. No two individuals are the same. Sabi nga, di ba, even twins or identical twins, they are different. Pinapakita dito sa ating illustration or picture, yung pagkakaiba or variability ng mga, ano po, yung pakpak po ng mga butterflies. And ibig sabihin, pag magkakaiba po sila, magkakaiba din po ang kanilang species. Iba po ito, iba siya, iba siya. Okay, kaya nga, no two individuals are the same. So this is under variation. Ayan, napakasimple lang po ng ating topic. Pinapasimple na lang din natin. Let's make it simpler. Okay, adaptation. So nag-a-adapt po yung mga organisms or any kind of inherited trait that improves or improves an organism's chances of survival. And reproduction is a form of adaptation. Ayan. Ayan, ang kitang-kita natin, ang cute ng, ano na to, ano? Iguana. At ang iguana po ay nag-a-adapt talaga sa environment. Kung ano yung color niya, ay kinakopy niya yung color, of course, para sa kanyang protection and safety, para hindi rin siya makain. At the same time, para rin mailang niya at makakain naman siya ng kanyang pagkain. Kasi mahilig do ito sa mga insects eh. Usually, lalapit siya sa green color para magkaroon ng camouflage at hindi siya makita ng possible niyang kakainin na insect. Ayan, next po, ayan. Marami tayong pictures dito na nagpapakita po ng adaptation. So this is physical adaptation. Yung kabilang set naman ng pictures, this would be discussing na tinatawag nating behavioral adaptation. So dito, kung medyo maliliit na yung picture, explain ko na lang po, ito po yung owl. So meron siyang malaking mata. Yung physical adaptation niya, ina-adapt niya yung mata niya. Kahit even gabi or evening, nakikita po niya ng malinaw ang kanyang kakainin.
Same as with polar bears. Ano naman kaya ang ginagamit ng polar bears para maka-adapt siya sa environment? Meron siyang mga makakapal or thick na fur o balahibo, at yung kanyang balat ay may mga layers po ng fat para kahit sobrang lamig sa labas, hindi po siya giginawin at kaya niyang mag-withstand sa sobrang baba ng temperature. Ito rin po, no? Another physical adaptation ng mga camel. Kaya siya merong ano, no? Para siyang kuba o meron siya dito malaking bukol, ay ito ay ipunan din ng fats at ng water kasi kailangan niyang mag-withstand din sa sobrang init naman. Kung ang polar bear sa sobrang lamig, ito namang ating cute na camel ay para naman sa init. At alam niyo ba, ang camel ay hindi niya na kailangan pa ng false eyelashes, no? So ang kapal-kapal ng eyelashes niya, may gamit yon. Physical adaptation yon para sa sobrang alikabok kapag nagkaroon ng sandstorm, hindi po siya mapupuwing. Wow, may ganun siya. At the same time, ito din ang ating giraffe. Ang haba ng kanyang neck, para naman ito, makaabot siya ng sobrang taas na mga fruits and leaves. Nakakita rin po ako niyan sa zoo. Kapag may kukunin po siya sa baba, let's say nahulog yung prutas, no? Ang gagawin pala niya, ibubuka niya yung kanyang legs, parang i-split siya konti, tapos saka niya ibababa yung kanyang mahabang neck. Ganun siya. Okay, next. Another organisms, yung mga cacti or yung cactus. Meron itong special structures na kaya niyang mag-absorb at kaya niyang mag-ipon ng water kahit sobrang tagal. Hindi siya namamatay. At etong ating tinatawag natin na kaya niya pong mag-attract po ng kanyang mate. Okay? Next, we also have this one. Chine-check ko po kasi in time. Okay, dito po sa ating behavioral adaptation, most of the time, nagkakaroon po dito ng adaptation yung mismong behavior nila. Kasi kung dito po ay more on physical ang adaptation, dito naman behavioral. Kung paano mag-behave po, not even yung mga animals po, ganun din po yung mga biotic factors din. Lalo-lalo na ang mga plants. Okay? Next po. Tayo sa next slide natin. Darwin's theory of natural selection, yung susunod na points niya, eto na po yung mismong natural selection. The environment select organisms that survive to be the parents of the succeeding generation. May kita natin, no? Mayroon tatlong giraffes. Yung una, yung mate check. So, sinasabi na among the three parents, ang magsusurvive dito, yung una. Kasi siya yung may sufficient na pagkain. Siya yung nakakaabot. Siya yung nakaka-reach or may access ng pagkain. And then the rest of the two giraffes na hindi po mahaba yung neck, baka humina ito dahil hindi na siya nakakain. So, sinasabi lang at parang common sense na rin na kapag ang isang organism ay may access sa pagkain, might as well pwede itong mag-survive. Okay? That's the beauty of evolution. Speciation naman. Next. The environment select favorable adaptations gradually. Accumulate in the species and, of course, sad to say, yung unfavorable ones ay nagdi-disappear. Merong tinatawag si Darwin na Darwin's finches, kung kayo po ay familiar dito. So, isang uri po ng bird, by the process of natural selection, nagbabago yung kanilang beak o yung tuka. Ito po yung para sa insect eating, ganito yung structure ng kanyang tuka. Para naman sa woodpecker type, yung kaya pong magbutas ng kahoy sa puno. Woodpecker type, insect eating. At para naman sa seed eating, ganito yung klase ng kanyang tuka. So, ibig sabihin, sa speciation, nagbabago yung mismong part ng katawan ng isang organism gradually. At ito po ay nag-accumulate at nagkakaroon ng panibagong trait. However, kapag hindi na po masyado nagagamit, yung unfavorable na tinatawag ay nagdi-disappear gradually din. Kaya nagkakaroon tayo ng pagbabago ng mga organisms. Kaya to ay nasa under speciation. Ayan.
sa kay Darwin's giraffe naman, kung kanina kay Lamarck's giraffe, eto naman yung sa kanya. Original group exhibits variation in neck or length. Natural selection favors longer neck. Better chance to get leaves of trees. Favored characteristics pass on the next generation. After many generations, the group is still variable but shows a general increase in neck length. So ayan po ang Darwin's giraffe. So kung pag i-compare na natin yung kay Lamarck at kay Darwin, now, technically and scientifically, ang mas ina-accept natin today ay yung kay Darwin, yung Darwin's giraffe o yung lahat ng pag-aaral ni Darwin. But definitely, lahat ng pinag-aaralan naman natin tungkol kay Lamarck ay it's still fundamental concepts of evolution. Okay, ito yung mga activities natin sa SLM. Magkakaroon po tayo dito ng tinatawag natin na Venn diagram. Sa Venn diagram, yung nasa left circle ay para kay Lamarck at yung nasa right side naman ay para kay Darwin. At yung sa gitna o yung overlapping area ay kung nagsishare po yung kay Lamarck at kay Darwin. So, para magkaroon tayo ng idea, ganito po yan. Itong mga statements na to ang ilalagay natin dun sa dalawang overlapping circles. Let me read lang po yung konti kasi nasa SLM to. Early giraffes had short neck. Adult giraffes had necks that varied in length. Giraffe stretched their necks to reach for food for trees. At sa dulo na lang, stretching until neck becomes progressively longer. So, sagutan na lang natin ng mabilisan. So, this is Lamarck's theory on the left and Darwin's theory on the right. So, these are the answers. Early giraffes had strong neck. Lamarck's theory yan. Giraffes stretched their neck to reach for food from trees. Giraffe with acquired stretch necks pass on this trait to their offspring. And stretching until neck becomes progressively longer. Para naman kay Darwin, ito yung kanyang mga statements. Adults giraffe had necks that varied in length. Only the long-necked giraffes could reach food when the environment changed. Short-necked giraffes died from lack of food and the long-necked giraffes survived to reproduce. And para naman sa dalawa po, species evolve gradually over many generations. Wide diversity of life forms that are adapted to their environment. And both dealt with passing of traits from parents to offspring of the next generation. So, ginawa na lang dito, nilagyan na lang ng color para to distinguish yung kay Lamarck, blue, yung black naman kay Darwin, at yung red ay both nagsishare ng characteristics kay Lamarck at kay Darwin. Your understanding? So, to which person are the following words or phrases associated with? Write letter A for Lamarck, B for Darwin, and C for both. Ayan, itong Galapagos Island. Tingnan nga natin, mga saglit-saglit lang. Mga first two answers lang tayo. Babasahin natin. Number one, Galapagos Island. Kay A, Lamarck, B, Darwin, C, both. Kindly type the number and the letter. Sige po, habang hinintay natin, okay, marami pong salamat sa panonood po. Christian Joy Reino, good afternoon, still watching from Ramon National High School. Ayan, Donna Jill Carriazo, very good, siya yung una. Second, tama yata ang sagot niya, tingnan natin. Donna Jill Carriazo, Cha Despi, yan. Ito yung mga usually kong naririnig palagi na mga names. Maraming salamat po. I hope makilala ko kayo in person. Donna Jill Carriazo, Cha Despi, Jenny Rose Canumay, Christine Joy Rain. Correct, B. O, move na tayo. Number two, natural selection. Kanina yan, kay Lamarck, Darwin, or both? Two na tayo, two. Sige, tingnan natin yung first two answers. Ayan, it's 3:40 already, so siguro reveal na natin yung ating mga sagot. Sensya na po kung medyo talaga tayong kinukulang ng time. 40 minutes is definitely, ano po, asaya kasing magturo, lalo na namimiss ng mga teachers ang face-to-face learning. Kaya malaking tulong po ang ating ETUlay online tutorial para ma-reach namin po kayong mga minamahal naming students. So, ayan po yung mga answers po natin sa ating post-test.
pwede niyo pong balikan ito at meron nga tayong tinatag na team replay. If you want to review yung mga post-test natin na maaaring magamit niyo po sa inyong summative test, ito po yung mga sagot natin. Hindi na po ako masyado mag-overtime. Thank you very much. Maraming salamat po for comments and suggestions. Kindly email us at edtech@deped.gov.ph. Meron po tayong mga up next na science topics pa rin po. More on robotics and coding para sa senior high school. Maraming salamat. This has been your tutor Rainier. Kita-kits po tayo next week. At maraming salamat po sa pagtutok sa ating ETUlay. Maraming salamat po. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!